Hello and good afternoon, good evening, or good morning sa inyo dyan. I am here in UK. I'm working as a nurse, so I just want to open up the idea about being abroad. You know, what it's like being abroad as a nurse. First and foremost po, I'm very lucky. Blessing po yan na makapag-abroad kayo. Anywhere, be it anywhere around the world, it's such a blessing just to be outside your country at saka po kumita ng more than sa salary sa Pilipinas. So, which is a fact. It's a fact po. That's why we are actually going outside our country so that we can earn more and also provide for our families po, diba? So, yan. So, pag sinasabi nilang, oy, abroad ka na at you are you know you got lots of money, marami kang pera kasi abroad ka. Hindi po yun totoo. No, that's you have enough but or a bit more, but it's not like a definite, oh, you've got a million or a thousand, you know, pounds or dollars in your bank account. Hindi po totoo yun. Siguro sa mga iba na wala pong responsibilidad sa buhay, hindi ko po alam ha. I guess they are not, you know, it's not, and also pag, you know, if wala silang responsibilidad, they're not really like they can't feel the hardship of yung sa mga may pamilya na po or may family, they can't relate. I don't know, but iba po yung experience nila sa mga may sa experience ng mga ibang kababayan na may ano po may mga utang or may family o may masakit may sakit na family member. It's so difficult. Kagaya po ako, I'm not I've got a family to feed. Meron po akong nanay na sinusuportahan, kapatid din paminsan-minsan. So I don't forget where I am po. So, kahit andito po ako sa UK, ako po yung nagpapadala din. So, which is a major, you know, yung cut sa salary ko is nando doon po. May mga bills po kami dito. Umi-earn kami ng pounds. Pero po, ang aming winawaldas na pera po, expenses, is also pounds. So, hindi nyo po mako-convert yan so, sa Philippine peso. So, yun. May mga bills po kami sa sasakyan, fuel, sa insurance, lahat-lahat na po. So, at the end of the day, konti lang talaga ang natitira sa sahod namin. Like, honestly, konti lang talaga. At if may family ka, if may nagpo-provide ka, may mga obligation ka sa buhay, it's not enough po. It's not enough. And also, even though, yun nga, abroad, hindi po madali. Because you work your ass off po. As in, kahit po kami ng kahit, hindi po kami yun na nag, anong Tagalog yan? Namumulot po. Namumulot. We're not picking up money in the streets po. Wala po. We are working hard for that money po. So, and we are missing our family very much. So mga nagsasabi pong dahil nasa abroad ka, ikaw ay marami kang pera, ganyan, hindi po yung totoo. No, because we work hard for it at may tax po din kaming binabayaran. Which is, in turn, yun po ang you know, if ma-ano ka na, ma-citizen ka na, may mga benefits ka naman. Yun lang ang ano, at saka libre namang hospital. So, yun. Yun lang ang masasabi ko po. So mga nag-work hard dyan, mga OFW, I'm so proud of you. Keep it up lang. Kailangan nating mabuhay. Kailangan nating mag-provide sa family. I believe in you. And we can do it. So, kahit na we are so, miss na natin ang ating family is we can do it. Ako po ay pagod na pa rin po. Kahit ako ay, dahil po ako isang OFW, okay lang po ang kita, pero may mga responsibilidad din po ako. So, yun. So, positive lang po tayo palagi. Positive, being positive. Okay, guys? All right. I'll see you in the next, on my next video. Bye-bye!